day, everyone! Welcome back to our Monday Devo. Tayo po ngayon ay nasa week 15. Today is October 5, 2020. Our topic for today is about true faith changes life. Alam niyo ba yun? Na ang totoong pananampalataya ay nagpapabago po ng buhay po ng bawat isa sa atin. And today, our main passage is Luke chapter 9, verse 37 to 43. Basahin ko po sa inyo ito. Luke 9:37 to 43. Sabi ho rito, kinabukasan bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Mula sa karamihan ay may isang lalaking sumigaw, "Guro, pakitignan nga po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki." Sinasaniban po siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisigaw at nagngingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw ng tigilan. "Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan?" At sinabi niya sa lalaki, "Dalhin ninyo rito ang inyong anak." Nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa. Ngunit pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata. Pagkatapos ay ibinigay sa ama nito at namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pagtataksilan at mapapaisay lalim ng kapangyarihan ng mga tao. Ngunit hindi nila ito maunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Nag-aalangan naman silang magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. So tayo po yung manalangin. Ama namin sa langit, tunay ngang napakabuti mo sa amin. Dalangin po namin, Lord, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, ang pagkilos ng banal na espiritu. Buksan niyo po ang aming puso at kaisipan at naway maintindihan namin ito at maipamuhay, Panginoon. Ibig po namin, Lord, na kayo ang maluwalhati sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa lahat ng aming pagkilos, Panginoon, sa daigdig na ito. Kaya nawa itong aming pag-aaralan ay magpatibay sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Lord, I just want to lift up to you, Lord, ang inyong pong lingkod. Lord, teach me what to say, not what to say, O God. May your name be glorified, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Kung naalala po ninyo, last week, pinag-usapan po natin yung pagbabagong anyo ni Jesus sa isang bundok. Ngayon naman, makikita natin sa senaryong ito ang kanyang pagbaba mula sa bundok. Ang tanong, ano daw po ang nangyari pagbaba ni Jesus sa bundok? Ano raw nangyari? Tingnan niyo ulit yung ating binasa. Sinalubong siya ng napakaraming tao. Kaya't mapapansin natin na marami na naman sa na-expectator na gustong makita si Jesus. Friends, I want to remind everyone that God doesn't want us to remain as a spectator. He wants us to believe in Him. Yun po ang Diyos. Ayaw niya na tayo lang po ay parabang nag-iisyoso. Gusto niya na tayo po ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Kanya. And He wants us to have a relationship with Him. Because if you believe in Him, it will change your life. Yun po ang pinakamahalaga. Kaya nga ang topic po natin ngayon ay true faith changes life. Okay? So sabi nga rito, wala kasi raw totoong pananampalataya kung walang totoong
pagbabago. Sabi nga ho ng Santiago 2:17-18, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So don't just be a spectator, but be a believer of Christ. A true believer of God obeys God. Eh sabi nga na in John chapter 8 verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo ay tunay na mga alagad ko. So yan po yung isang bagay na wala hong totoong pananampalataya kung wala hong pagbabago sa buhay. Ngayon, hindi tayo magbabago hanggat hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. So yun po yung katotohanan na dapat maintindihan ng bawat isa. Na hindi porkit ang tao ay nagsisimba linggo-linggo, pero dapat makita sa buhay yung totoong pananampalataya niya. Okay? So wag po tayong panindang sa galaw po ng kalaban. So let's continue reading in verse 38 to 40 ng Luke chapter 9. Sabi daw, mula sa karamihan ay may isang lalaking sumigaw. Guro, pakinggan nga po ninyo, pakitingnan nga po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban po siya ng isang spirito at bigla na lamang siya nagsisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinahihirapan at halos ayaw ng tigilan. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ang spirito, ngunit hindi nila ito mapalayas. So, tignan niyo ulit. Ayon sa verse na ito, sino daw po ang lumapit kay Jesus? Isang magulang na humihingi ng tulong para sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki dahil ito ay pinahihirapan ng masamang spirito. At malinaw na kaya siya lumapit kay Jesus ay hindi ho napagaling ng kanyang mga apostol ang kanyang anak. So the father never gives up for his son. Yun po ang nakakatuwa sa tatay nito. You know, perhaps the disciple had tried to cast out the demon with their own ability rather than God's. There is great potential in even a little faith when we trust in God's power to act. If we feel weak or powerless as Christians, we should examine our faith, making sure we are trusting God's power and not our own ability to produce results. Yun po yung dapat pong ingatan natin sa ating pong pagsisilbi, sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Nawa ay hindi ho sa sarili natin lakas, kundi tunay na tayo po ay mag-depend sa Spirito, no? Sa ating Panginoon ng buong puso at katotohanan. Ngayon, tuloy natin verse 41. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? At sinabi niya sa lalaki, dali nyo rito ang inyong anak. Okay, tingnan nyo ulit. Ano daw pong sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol? Lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo. Ano napansin nyo sa feelings ni Jesus sa kanyang mga apostol? So obviously, kitang-kita natin yung na-disappoint si Jesus. Disappointed siya sa kanila. Jesus' frustration is with the unbelieving and unresponsive generation. His disciples were merely a reflection of that attitude in this
instances para po yung mga Israelita noon. Di ba, nilabas na sila sa lupang pangako, pero ganun pa rin. Ang kukulit pa rin nila. Ayaw pa rin nilang magtiwala sa Panginoon. Kaya nasabi niya na lahing napakasama. Di ba? So his disciples were merely reflection, no, ng nakaraan po. And Jesus' purpose was not to criticize the disciples, but to encourage them to greater faith. Hindi niya iniinsulto, no? Kumbaga sinasabi niya na ano pa kayo, magbago na kayo, di ba? Huwag na natin gayahin yung mga ninuno natin na hindi nanampalataya sa Diyos. Kaya nga ang tanong sa atin ay ito, why were the disciples powerless to eliminate this demon? Alam niyo kung ano sagot? Jesus will give us the answer from our text in Luke. But before we turn there, let's spend a minute in Mark's account. Basahin lang natin yung Mark chapter 9, verse 29. Okay? And he said to them, this kind cannot be driven out by anything but prayer. So meaning this kind of demon possess. Yung sinasabi dito, no, na cannot be driven out by anything but prayer. So their failure wasn't because of a lack of effort. Their failure wasn't because of technique. It wasn't because the advice they received. Their failure was because they didn't believe that they needed God's power to succeed. Parang feeling nila, kaya ko to, gagayahin ko lang yung style ni Jesus. Nakalimutan nila, ang Diyos, ang tunay na nagpapagaling sa bawat taong may sakit. Kaya nga, the sin was one of frantic attempts and struggles to heal the boy. They were trying to do what only God can do. The sin reminds me of the Israelites in the book of Exodus. When Moses goes up unto the mountain to receive the Ten Commandments, kung naalala po ninyo, while Moses is speaking with God, ano ginawa ng mga Israelita? The Israelites are down below fashioning a golden calf to worship. In their case, Moses had been gone some weeks and they reverted back to their old pagan ways. Here, Jesus had only been gone a day or two, and already the disciples had forgotten most of what he taught them. Alam niyo, minsan ganun din tayo eh. Pakakasimba mo lang. Kaka-attend mo lang ng small group. Kaka-pray mo pa lang. Pero pag labas, parang pumasok dito, nawala, lumabas dito sa kabila. Yung mga aral na natututunan po natin. So yun po ang nakakalungkot. So they were attempting, no? By human effort. Yun po yung iwasan natin. Nang ating pagsunod sa Diyos ay hindi po sa pamamagitan ng ating lakas. Hindi po sa pamamagitan ng ating style or yung ating pong pamamaraan. It's not about human effort. Kaya nga, to remove a foe that is much more powerful than they were, when Jesus gave them authority to cast out demons, it wasn't in their power, but in God's power. So yun po yung tandaan po natin. Kapag mayroon pong pinapagawa sa atin ang Diyos, may isang feeling natin, hindi ko kaya yan. Natural, hindi mo talaga kaya yan. Kasi nga, ang trabaho po para sa Diyos ay hindi po sa laman, kundi sa Espiritu. But if we depend and we allow the Holy Spirit to fill us, nothing is impossible to God. So doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay once you humble yourself to Him. Kaya sabi ng Bible, di ba? God opposes the proud and gives grace to the humble. Kaya maging yung ating pagsisilbi
at pagsunod sa Panginoon, it is only by God's grace. Kaya nga, why did they forget to pray? Yun ang tanong eh. Bakit nakalimutan ng mga apostol manalangin? You know why? Their lack of prayer was typical of their lack of faith. Kaya minsan, di ba napapansin nyo sa mga sa sarili nyo na minsan parang ba't di tayo nananalangin? Di ba mas nauuna pa yung paraan natin? Kasi feeling nga natin, eh, eto lang yan. Madadaan yan sa ating pong katalinuhan o sa ating karanasan. So, in other words, if they would have believed Jesus' words, they would not have forgotten to pray, but they would have prayed first. Ulitin nga, if they would have believed Jesus' words, they would have forgotten to pray, but they would have prayed first. So yun po yung napaka-importante na anuman ang ating gagawin, unahin natin na mag-focus sa Panginoon. Unahin natin ang ating puso, ang ating kaisipan ay nakatunon sa Diyos. At ang malaking tulong po rito ay ang ating pong pananalangin sa Panginoon. Kaya nga, before making anything else, you pray. Okay? So, before making any attempt at healing this boy, they should have sought out the power in prayer and relied on His power to heal. Not their own power or their techniques. And many times in this world, we attempt what only God can do in our own power. Hindi yung totoo yun. Hindi niya dadaan, ay, ito kasi pinag-aralan ko, ito kasi yung, dito kasi ako magaling. Hindi eh. Dapat natin maintindihan na ang Diyos, kaya tayong gamitin. Kahit na tayo mahina. Naalala ko sila Pedro noon eh. Diba, yung kanya mga apostol. Nagulat po yung mga Pariseo nung sila po'y nangaral ng mabuting balita. Na ang galing po nilang magsalita at napagtanto nila na wala naman itong pinag-aralan eh. Pero nung naintindihan nila na sila ay tagasunod ni Kristo, doon nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos, di ba, sa buhay po nila Pedro. Kaya wag po tayong matakot, no? Whenever God wants us to do something, we have to pray and ask God to help us. Kaya we've even gotten upset when with God because we fail. Minsan ganun eh. Minsan nga, iinis tayo na, Lord, ba't ganun? Sumusunod naman ako sa inyo. Tapos, eto, ang dami mga palpak na nangyayari sa amin. Kaya we forget to rely on Him. Yun yung problema. For strength, but very quickly turn to Him with blame. Minsan sinisisi pa natin ng Diyos. Minsan, yun yung sa frustration natin, parang feeling natin, Lord, sumunod na ako sa inyo. Pero alam niyo, problema talaga, hindi ka nag-pray eh. Hindi ka lumapit sa Panginoon. That's why, no matter how much faith we have, we never reach the point of being self-sufficient. At yan po ang paalala sa ating lahat, maging sa akin po, ito'y paalala rin na hindi yung talento mo, hindi yung galing mo. Yes, nakakatulong yun, pero ang importante, yung inaalaw mo si Kristo na kumilos sa buhay mo. Kaya nga, faith is not stored away like money in the bank. Kaya nga, growing in faith is a constant process of daily renewing our trust in Jesus. So, tuloy-tuloy po yan. Ang tanong, paano ba madidevelop yung ating faith sa Diyos? Kung naalala niyo po sa Romans 10, verse 17, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, we have to read the Bible every day. Meditate on it day and night. And then, you pray. You ask God, Lord, help me, O God, to fulfill Your word. Kaya nga, sabi ng Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kaya, as we read this word, tayo po ay naiimpluwensyahan ng desire ng Diyos.
Kaya nga, we ask God, Lord, help me on this to apply. Okay? Kaya nga yung pangatlo, apply God's word. Kung naalala niyo sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17, for we walk by faith and not by sight. Kaya maging yung ating buhay, hindi tayo nabubuhay ayon sa ating kagustuhan, kundi nabubuhay tayo ayon sa sinasabi po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So we walk by faith and not by sight. At malalaman natin, if we really walk by faith and not by sight, makikita natin yung evidence. Ano ba yung kinasabi ng Bible? Sa John chapter 15 verse 13, my command is this, love each other as I have loved you. So for us to develop our faith, we need to love one another. We need to love others. When you say love, hindi mo iniisip kung ano magagawa sa iyo ng ibang tao. Ang iniisip mo, kung ano ang magagawa mo sa mga kapatid mo. That's what love is all about. Diba? Ang Panginoon, paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal sa atin? Sa John 3:16, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para tayo hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa verse 42, makikita natin ang pagkilos ni Jesus. Tingnan natin ha. Nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa. Ngunit pinalayas ni Jesus ang masamang spirito at pinagaling ang bata. Pagkatapos ay ibinigay sa ama nito. So, tingnan nyo ha. Paglapit ng bata kay Jesus, ano nangyari daw sa bata? Pinangisay na naman ng demonyo at bumagsak sa lupa. Kapatid, ito dapat natin tandaan. The more na lumalapit ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin na wala ng problema. Minsan, dadaan ka talaga sa mga challenges at pagsubok. Pero, anong ginawa ni Jesus? Pinalayas ni Jesus ang masamang spirito at pinagalingan bata, pagkatapos ay ibinigay sa ama nito. So what is the lesson of the story? Unang-una, always remember that Jesus loves you. He is willing to help us anytime. Huwag na huwag natin kakalimutan na minsan may bumubulong sa ano natin, sa mga tenga natin, wala ka ng pag-asa, hindi ka na makakabangon, mali yung mga ginagawa mo, mali yung pananampalataya na pinaniniwalaan mo. Pero kapatid, hindi ho totoo yan. Mahal tayo ng Diyos, ang kailangan lang natin gawin ay lumapit sa Kanya at buong pusong magtiwala. Kaya nga, never give up. Diba? Katulad ng ginawa ng tatay na ito, he never gave up, but he believed in Christ. So, ganun din tayo, believe in Christ. Ano man yung mangyari, pray continually. Diba? Because prayer is the key that unlocks faith in our life. Effective prayer needs both the attitude of complete dependence and the action of asking. Prayer demonstrates our reliance on God as we humbly invite Him to fill us with faith and power. There is no substitute for prayer, especially in circumstances that seems impossible. Kaya nga, anuman ang iyong pinagdadaanan, financial, di ba? Ano man ang iyong pinagdadaanan, you pray to God. Nalala ko, pag ako po'y nangangailangan, lalo na pabayad ng mga bills, no? Talagang nilalatag ko sa harapan ko yung mga bills na yan. At talagang pinagpe-pray ko at hinihingi ko sa Panginoon. Ang sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, kayong aking tatay, you are our provider, you are Jehovah Jireh, Lord, alam ko kayo pong magkakaloob nito. Hinihingi ko po ito sa pangalan ni Kristo Jesus. At sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ang sabi nyo nga, di ba Panginoon, sa inyo salita, na kung hindi namin may po-provide ang pangangailangan ng aming pamilya, ay mas masahol pa kami sa hindi mananampalataya. Kaya Lord, tulungan mo ko. Bless me, O God. Di ba kaya, when I pray, talagang pinagpe-pray ko, Lord,
tulungan mo ako. Maging sa trabaho ko, maging sa ginagawa, tulungan mo ako huwag maging tamad. Kundi talagang tulungan mo akong kumilos ayon sa inyong layunin. Nakuha natin, kaya we need to pray. Okay? Next, verse 43. At namangha ang mga tao at nakita nilang kapangyarihan ng Diyos, hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus. Tignan niyo mabuti. Dahil sa himalang ginawa ni Jesus, ano daw ang nangyari sa mga tao? Bumilib sila kay Jesus, hangang-hanga ang lahat sa kanya. Ngunit, may sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad. Tignan niyo ha, verse 44 to 45. Ngunit, sinabi niya sa kanya mga alagad, pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko, ang anak ng tao ay pagtataksilan at mapapaisailalim ng kapangyarihan ng mga tao. Ngunit, hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Nag-aalangan naman silang magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kapatid, anong ibig sabihin ito? Tignan niyo mabuti. Akala ko ba hangang-hanga ang mga tao kay Jesus? Pero bakit siya pagtataksilan? Nag-isipan niyo mabuti. Akala ko ba makapangyarihan si Jesus? Pero bakit mapapasailalim sa kapangyarihan ng mga tao? Kapatid, dito po natin makikita no, na ang katotohanan, hindi garantya ang pagiging sikat para ikaw ay maging safe sa buhay. Kasi tingnan nyo, kung mismo si Jesus ay pinagtaksilan, tayo pa kaya? May kasabihan nga ho, kapag ang puno ay mabunga, madalas itong binabato. Kasi nga mabunga eh. So what I'm trying to say is this. Dahil ang mundong ito ay masama, it is natural na namumuhi sila sa atin. No? Namumuhi sa atin ang daigdig because we follow a holy God. Okay? So, hindi po ito maunawa ng daigdig dahil ang prinsipyo ng Diyos ay taliwas sa prinsipyo ng mundo. God knows how to overcome evil. He overcome evil with good. That's why He offered His life at the cross for us to be saved. Yan po ang Panginoon. And doing good is not easy because it requires life to save lives. Yan po ang ginawa ng Panginoong Jesus. That's why, true faith is not positive thinking. Faith has a source, and that is Jesus, the Word. No? The Word. So without Jesus, there's no forgiveness. Wala akong Panginoong Jesus, wala akong kapatawaran. Without Jesus, there's no life. True faith comes from our Lord. And it changed lives. Siya po ang tumutulong sa atin. Ang tanong lang ay, sinubukan mo na bang lumapit kay Jesus? As we end, I would like to end in this verse in Matthew 11, verse 28 to 30. Ang sabi ho ng Panginoong Jesus, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Have faith in Christ because true faith changes lives. Kapatid, as we pray, ano ba ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano ba ang kinakatakutan mo ngayon? Ang Panginoong Jesus ay naghihintay lang sa iyo. Ngayon, kung nais mo siyang tanggapin sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at kung tinanggap mo naman siya at nais mo ng assurance sa iyong buhay, why don't you surrender everything to Him? And allow God to fill you with His Spirit and grace
at makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. So tayo pong lahat ay manalangin at magtiwala po sa Panginoon. Ama namin sa langit, tunay ngang napakabuti mo sa amin. Maraming salamat o Diyos na kahit kami po ay mali ang una naming motibo sa inyo, pero nandiyan pa rin kayo, nagtsatsaga para ipaunawa niyo po sa amin that you don't want us to remain a spectator, but you want us really to believe in you and to have a relationship with you, O God. Kaya Lord, dumalapit po ako sa inyo sa ngayong araw na ito. Sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Tunay nga, Lord, na kayo po ang patuloy na maghari sa aking puso, sa aking kaisipan, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang, Panginoon. Lord, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Maghari ka nawa sa akin ngayon, Panginoon. Nawang iyong salita ang magsilbi kong pagkain ng aking kaluluwa. Kaya Lord, bigyan niyo po ako ng gana na magbasa ng Bible. I-meditate ito araw-araw. At ipanalangin na maipamuhay ko ito upang sa ganoon ay magbigay po ng kaluguran sa inyo, Panginoon. At naniniwala po ako sa pagbabago na ipagkakaloob mo po sa akin tungo sa aking pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa aking kapwa. Kaya pag-alabi niyo po ang aking pag-ibig sa inyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na makita ng daigdig na ito, ang pag-ibig po ninyo ay tunay na nagpapabago ng buhay din po ng bawat isa. Kaya salamat po, Panginoon, sa aming pong pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. Pinagpipray ko rin po ang lahat ng mga manonood. Continue to protect them, Lord, from all sickness, Lord God. Continue to provide all the things that they need. And of course, Lord, I pray that we continue to help us to grow more our relationship with you. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So once again, maraming maraming po salamat po muli. So next Monday, kita-kita po tayo muli. So tandaan natin, ang totoong pananampalataya ay may pagbabago ang buhay. God bless you all.